Hello guys, so for today's video natin, ituturo po namin sa inyo kung paano gaman natin ma-openline yung Smart Bro Home Wi-Fi GreenPacket D2 gamit lamang po yung ating smartphone. Okay? So ito pong GreenPacket D2 ay isa po ito sa pinakabagong modem na nilabas ngayon ni Smart. Okay? So without further ado, simulan na po natin. Okay, so sa ating smartphone po, be sure na yung ating smartphone po ay nakakonect sa WiFi ng ating GreenPacket D2 modem. Okay, so kung makikita po natin dito guys, connected po kami ano, yan, SmartBro AF339. Okay, and then ipakita po muna namin sa inyo yung dashboard ng ating modem ano. So pasok tayo sa dashboard para makita nyo din guys yung software version na kailangan natin para sa ating modem. So, i-desktop version natin siya para makita nyo lahat, ano, ng maayos para makita nyo. So, i-login nyo lang guys yung inyong dashboard. So, gamit po yung login details nyo, login nyo lang. Yan, okay. So, dito sa ating dashboard, punta po kayo sa advanced. Okay, so dito po yun, ano, sa advanced. Yan. So, dito guys, sa device information, paki-double check po na be sure na ang software version ng inyong GreenPacket D2 modem ay 140.5152.131.005. Okay? So, paki-double check po na dapat yan yung software version niya, no? Para mapagana nyo itong Openline tutorial natin. Okay? So, and then dito sa baba, pakita na rin namin na ang nakalagay na service provider name ay Smart. Yan, no? So, please take note po kasi mamaya, makikita nyo na magbabago yan ano, once na Openline na. Gagamit kasi tayo ng ibang SIM. Okay? And then, para mapatunayan din namin na connected talaga tayo sa aming GreenPacket dito sa Wi-Fi. So, dito sa Wi-Fi status, pakita na rin namin na yan yung talagang pangalan ng ating SSID. Ayan, ano? SmartBro AF339. Yan po, SmartBro AF339. So, connected tayo dapat sa ating modem. Okay? So, ngayon guys, ang gagawin natin, ayan, kung makikita nyo naman, may signal siya. Sa, gaya ng sabi naman sa device information, nakalagay Smart. And then sa taas, yung SIM card icon, naka-green light, then may signal tayo, no? May signal bar. Ayan po. So, ngayon, ang gagawin natin guys, para maputunayan namin sa inyo na talagang hindi pa po naka-open line yung ating GreenPacket D2 modem, maglalagay po tayo ng GOMO SIM. Okay, so globe SIM po ito, under globe po itong GOMO, ano? So ilalagay natin siya para mapakita lang namin sa inyo na talagang naka-lock pa tong ating modem sa Smart. Okay, so papalitan natin siya ng SIM na yun muna. So patayin natin siya. Okay, so antayin lang natin guys na matapos yung kanyang initialize, ano? So, yung nakalagay na po na SIM card dito sa ating GreenPacket D2 ay yung GOMO na po, ano. Okay, so ilog in ulit natin, i-connect ulit natin yung ating smartphone sa ating GreenPacket D2 Wi-Fi, ano. So, connect tayo ulit. So, nag-connect siya sa iba eh. Okay, so yan, connect natin ulit sa smartphone. AF339. Yan. So, kung makikita din natin guys sa ating modem, kung mapapansin nyo, naka-red light yung SIS, no? Yung system po yan. So, ibig sabihin, hindi po niya na-detect yung SIM. And then, no signal po. So, tignan natin sa ating dashboard. So, i-refresh lang natin yung ating dashboard. Yan. Tapos, i-login lang natin ulit, no? So, ito guys, para lang patunay lang po ito, no? Na hindi pa po talaga open line yung aming GreenPacket D2 modem. So, punta ulit tayo sa advance. Yan. So, kung makikita nyo po dito sa device information, sa baba, sa service provider name, kanina Smart po yan. So, ngayon, bakante po. Blanco po siya, no? So, meaning, hindi niya na nga na-detect yung SIM card na GOMO na nilagay natin. So, proof po yan o patunay na talagang nakalakpa po ito sa Smart, ano? Hindi pa po siya open line.
And then makikita nyo din po dito sa icon ng ating SIM at saka sa signal bar, naka-faded or dark po siya, no? So, ibig sabihin, hindi nga niya nade-detect, no signal po siya. So, ngayon guys, ang gagawin natin, ibalik lang natin ulit yung original SIM niya, no? Kasi kailangan natin mag-connect sa telnet. So, ibalik lang natin siya. Break ulit natin yung smart SIM kanina. Okay, so antay lang natin matapos, no? Yung kanyang initialize. So, mayroon na tayong signal. Detect niya na yung SIM. So, ginawa lang natin, guys. Pinakita lang namin muna sa inyo na nakalock pa po talaga yung nakalock to smart pa rin itong ating gamit ng GreenPacket dito, no? So, para malaman nyo po na hindi pa siya open line, okay? So, ngayon po, kailangan mag-connect ulit tayo yung ating smartphone sa ating GreenPacket dito WiFi, no? So, connect natin siya ulit. Okay, Smart Bro AF339. Yan, so connected na tayo. So i-refresh natin siya ulit. Tapos mag-login tayo ulit, guys. Smart Bro, then Smart Bro 1. Okay, so dito balik ulit tayo sa advanced settings and then yan. Makikita nyo po, nakalagay na sa service provider name Smart. And then, may signal na rin siya, no? Ayan, okay? So, ngayon, guys, mag-proceed na po tayo sa open line. Okay? So, ang gawin natin, minimize lang natin itong dashboard. So, huwag nyo na po ilalog out, ano? Kasi mamaya, babalikan natin to. Okay? So, kailangan po natin dito ng dalawang application. So, yung unang application po ay mobile telnet na madadownload nyo po ng libre sa Play Store. At yung pangalawa naman ay text editor na ganun din, free lang din po sa Play Store. So, double check yung icon ng text editor, no? Kasi maraming klase ng text editor. So, ganyan po yung icon niya gamit natin. Baka magtaka kayo, ba't iba sa inyo. Okay? So, pangatlo, may pre-invite po kami yung file. Nasa description lang po ng video ito. So, paki-download po yung guys, yung note file. Kasi yung laman po nun, pag in-open nyo po siya, yun po yung mga code for open line na gagamitin natin mamaya sa telnet. Okay, so i-open natin yun gamit yung text editor. Kaya po kailangan natin yung text editor. Okay, so once na download nyo na po yung note file, buksan nyo na po yung text editor. Okay, so eto guys, naka-open na siya, no? So pagka first time nyo pa po na hindi na-install yung text editor, wala pa po yung blanco. So i-close muna natin, ano, para masundan nyo. Close natin siya pati ito. Okay. So, ganito po yan pagkaunang install nyo po yung text editor. So, ang gawin nyo lang, tap nyo yung taas, left side, then open file. Tapos, hanapin nyo po yung note file. Ano, ito po yun, GreenPacket D2, na dinownload nyo po dito sa video, sa description. So, ito na po itsura nyo pag na-open nyo na yung note file. Okay, so instruction po yan, paano i-open line. So, first, download text editor, nagawa na natin. Second, download mobile telnet, meron na rin tayo. And then yung third, unlock telnet in dashboard by entering the code below. So ito po yung gagawin natin yung third step. Kaya hindi ko po pina-close yung dashboard, ano. So babalik tayo sa dashboard and then kailangan i-input natin tong 127.00.1 hanggang dito sa dulo sa SH para ma-unlock mo natin yung telnet ng ating modem para mabuksan natin siya, no, at makapasok po tayo. So paano natin siya i-unlock? Ganito pong gagawin niyo. Balik po kayo sa dashboard ng inyong modem. Yan. So, kung ito yung dashboard nyo, punta ulit kayo sa advanced. Okay, sa advanced settings. And then, hanapin nyo po yung system sa baba. Ito pinakababa. System. And then, ping. Yan. So, pag nandito na po kayo sa ping, yan. Dito nyo po ilalagay yung code, input, ano. So, balik tayo sa mobile text editor. Ito. So, unfortunately, hindi natin siya ma-paste. Kahit na makopy nyo dito, hindi po natin siya ma-paste doon kasi wala ayon ng paste option, ano. So, ang gagawin natin, kailangan natin i-type yung code na yan manually. Okay, so i-type natin siya, guys, ano. So, gawin natin. So, lagay natin 127.0.0.1 and BC box. So, tuloy-tuloy lang yan, guys, ha.
Telnet D. Tapos yung port natin 2323. /bin/sh. Okay. So yan guys, na type na natin siya, no. So double check niyo po mabuti na tama yung ma-encode niyo, no, ma-input niyo na code. Otherwise, hindi po gagana yan pag may kulang or mali kayong nailagay. So i-double check niyo po mabuti dito muna bago niyo i-input siya, no. So pagka sa tingin niyo tama naman, ayan, double check natin, ano. So tama naman siya. Yan. Ang gagawin natin next ay i-tap na natin yung start itong sa my right side, ano. So i-tap natin siya. Okay, so yan. So dapat po guys, may lalabas na result dito. Yan, kung nakalagay, may nakalagay ping. May nakalagay po diyan ping 127.0.0.1. Okay, so yan yan, bla bla bla. So pagka may lumabas na ganyan, ibig sabihin na-unlock niyo na po yung telnet, or pwede na tayong makapasok sa telnet ng ating GreenPacket D2 modem. So ang gagawin natin next, huwag nyo po i-close to guys itong dashboard na ito. Okay? So i-minimize nyo lang po siya, and then i-open na po natin ngayon yung mobile telnet. Okay, so yan. Okay? So ang gagawin nyo dito sa mobile telnet, pumunta lang po kayo sa may upper right side. Dito po sa may 3 dot, i-tap nyo po yan, and then piliin nyo po yung telnet settings. Okay, so dito po sa may remote host name or IP, ilagay nyo po yung IP address ng inyong modem. 192.168.1.1. And then yung telnet port ay 2323. So ito po yung nilagay natin kaninang code dun sa dashboard, ano. Kaya ito yung gagamitin natin port. Okay? And then tap natin yung okay. After po niyan, balik po kayo sa may upper right side, i-tap niyo po ulit itong 3 dot, and then tap connect. Okay? So ayan, nag-connect na siya, no. So malalaman niyo po guys na nag-connect na, kasi meron na po siyang number sign. Okay? So pag nakita niyo po sa baba yung number sign na yun, ibig sabihin nakapasok na po kayo sa telnet ng inyong GreenPacket D2 modem. Okay? So once na nandiyan na kayo guys, gawin niyo next, balik lang po kayo sa my text editor. So dito na po tayo sa fourth step. Sa pang-apat na step, nakapasok na tayo. Okay na pala yan. And then i-input na natin next ay yung open line command. Okay? So mula dito sa may dash, ayan o, ito slash, hanggang dito sa 2, i-copy nyo po yan. So yan po yung first code natin, and then balik sa telnet. Okay, so pagka ganito may lalabas, continue to up na lang po ito sa may taas. Normal po yan kasi since na free siya, no. Tapos sa baba dito, i-tap nyo po yan para lumabas yung type keyboard, ano, keypad. Press and hold nyo lang po since nakopy nyo na sa text editor, and then paste, tapos send. Okay, yan. So dapat po ang lalabas na result dito guys ay okay. Okay, so please take note po, ano, dapat okay po yan. Okay, so ibig sabihin na input natin ng tama. Balik po tayo ulit sa text editor. So tapos na tayo sa first code, dito naman tayo sa second code. So mula dyan sa slash, copy natin, copy, balik ulit sa mobile telnet. So continue to up lang ulit, and then balik ulit sa baba, tap ulit natin to para lumabas yung keypad, press and hold lang po, paste, and then send. Send natin, ano, yan. Okay, so dapat guys okay pa rin po yung lalabas dyan. Okay, so kung makikita nyo, okay, okay po. And then next ay yung ating third. So i-close natin yung production, ano. So kailangan natin gawin yung third para magkaroon ng signal. Kasi pag hindi niyo nagawa yan, wala pong signal yung modem nyo. So i-copy nyo lang po ulit. Copy nyo lang po yung third code. Copy. Tapos balik po ulit sa mobile telnet. So continue to up lang natin ulit. And then dito sa baba, press and hold lang po ulit sa may keypad, and then send. Okay, so yan guys, lumabas ulit, okay, okay. So ibig sabihin na input po natin ng tama yung ating code. So after nyo po magawa yan, pwede nyo na pong i-close ngayon yung ating mobile telnet. Okay, so close na rin natin to.
text editor. Ngayon, ang gagawin natin guys ay itry na natin ilagay yung ating GOMO SIM, ano? So, ilalagay na natin siya at tingnan natin kung na-open na siya, no? Open natin. Okay. So, kung makikita natin guys, nag-initialize na yung ating modem. And then, kung mapapansin natin, instead na red light siya, blue light na. So, meaning, na-detect na po niya yung ating SIM card. Okay? So, ngayon, ayan, may signal na rin po tayo, no? Unlike kanina. So, ngayon, balik tayo sa ating smartphone. So, mag-connect tayo ulit guys, ano, sa ating WiFi. Okay, so, connect natin ulit. Yan, SmartBro AF339. Yan, connected na po tayo. Yan. So, balik tayo sa ating dashboard. I-refresh natin to. Okay, so ngayon, since na nagpaita tayo ng SIM, ano, so ang gawin natin guys, punta tayo sa advanced settings, yun, okay. Yan, so kung makikita natin guys, dito sa device information natin, nakalagay na po dyan sa baba, service provider name, GOMO. Yan, kung makikita nyo po, nakalagay na GOMO, no, yan, GOMO. And then, dito sa may taas natin, kanina, na gray po yan, faded, black siya, no? So, meron na rin po yung SIM card natin, and then may signal bar na rin siya. So, kanina, faded po yan, dark siya, no? Ayan, guys. So, yan, guys, na-open line natin siya successfully. And then, makikita nyo naman po sa status, kung gusto nyo malaman na talagang successful siya, punta kayo sa one status, ano? Yan, may IP tayo. So, working po yan. So, ibig sabihin, may IP tayo, connected at working siya. So, ngayon, para mapatunayan natin na open line na talaga siya, okay, so, kita nyo naman, ano, GOMO po nakalagay dyan. Mag-open po tayo ngayon ng speed test. Yan. So, gamit na natin ngayon ay GOMO. Okay, so, open tayo ng Google lang, speed test, ayan. Okay, so, try natin, ano. Okay, yan. So, gamit na po natin ngayon, guys, ay GOMO. GOMO SIM. And so, working po siya, no? Yan. Okay. So, makita natin, guys, nag-work po siya. So, open din tayo ng YouTube po. Kung gusto nyo, talaga makita, no? Yan. Okay. So, working siya, no? Sa ating YouTube. Yan. Okay, so kita nyo guys, working po siya, no? So ayan guys, so yan po yung pinaka tutorial natin kung paano natin ma-open line yung SmartBro Home Wi-Fi GreenPacket D2 modem. Okay, so kung makikita nyo po, working po successfully. Basta masundan nyo lang po lahat ng sinabi namin, pati yung software version. Magiging okay po yan, magiging successful po yung pag-open line nyo. Okay po, so sana nakatulong po yung video namin, and please click the like button po, and subscribe po sa aming YouTube channel para sa mas marami pa pong video tutorials. Thank you po for watching.